At ngayon mga giling naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Masayang-masaya ang mag-asawang Saling at Pepe. Nagbabasa nila ang sulat na kanilang anak na si Rumi na sinabing pakakasal na sila ng nobyo niya. Ang buong akala ni Saling ay si Kintin ang tinutukoy ng anak. Pero hindi pala. Nalungkot si Kintin nang malaman ang pagpapakasal ni Rumi sa ibang lalaki. Nag-usap sila at humingi ng tawad si Rumi kay Kinti. Hindi matanggap ng binata ang nangyari sa kanila ni Rumi. Isang gabi, habang naglalakad si Kinti at Alba, isang mabilis na sasakyan ang parating ahan. Friend, gabi na. Umiwi na tayo. Saka na, sagit na tayo ng dun eh. Baka may biglang dumaan ang sasakyan. Friend, dito tayo sa gilid. Wala ano ba't na, napalayan tayo? Ano, malayan. Buhay ko wala ngayon. Dito saan dito? Gusto ko nang mamatay. Wala na kong kwenta buhay ko ngayon. Ano magsalita ng ganyan, friend? Friend, may parating na sasakyan. Tumabi tayo, friend! Dito! Magpapasagasa na lang ako. Kintin, tumabi ka! Tabi! Diyos ko! Kamon ka nang masagatan! Huwag kang magdamal! Hindi, halika na! Uwi na tayo! Baka kung ano pa mangyari sa'yo dito sa daan! Halika na! Uwi na tayo, friend! Bakit hindi na lang ako sinagasaan ng lokong yun? Sana, sinagasaan na lang ko para mamatay na lang ako. Rubi, anak. Anong napag-usapan ninyo ni Kintin kagabi? Sinabi ko na sa kanya na may iba na akong nobyo, inay. At plano na naming magpapakasal. Ay, ano naman ang sabi niya? Wala po siyang magagawa, inay. Sa ayaw at sa gusto niya, magpapakasal ako sa bago kong nobyo. Isang doktor siya, inay. At alam kong siya ang makakatulong sa akin para sa magandang buhay. Kung kay Kintin ako magpapakasal, di mananatili lang tayo sa kahirapan, hindi tayo aangat. Ay, anak, kaawa-awa naman si Kintin kung ganun. Inay, mas kawawa tayo kapag mananatili tayo sa kahirapan. Sawa na ako sa mahirap na buhay. Pangarap ko naman ang umangat ng kahit konti lang. Huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan, inay. Buti pa, maglinis na lang tayo dito sa bahay. Malapit nang dumating si El Medio, yung bago kong nobyo. Dito na siya titira habang nilalakad ang pagpapakasal namin. Karen, nagpunta na ba dito yung dating kaibigan mo? Sinong kaibigan ko, Ate Alma? Si Ruby? Oo. Hindi ka ba inimbitahan sa kasal niya? Hindi pa naman, Ate. Bakit? Magpapakasal na ba sila ni Kuya Kintin?
magpapakasal na siya, pero hindi si Quintin. Ha? Kanino siya magpapakasal, ate? Sa bagong nakilala raw niya sa abroad, isang doktor. Ha? Ibig sabihin, wala na sila ni Kuya Quintin? Talagang wala na. Kaya pala, hindi niya sinasagot ang mga sulat ni Quintin sa kanya. Yun pala, may iba na siyang nobyo at doktor pa. Kawawa naman pala talaga si Kuya Quintin, no? Kung ganun. Talagang kawawa siya, Karen. Naaawa nga ako sa kanya eh. Kamuntik na nga siyang magpakamatay nung isang gabi. Naku, siguradong nasaktan siya sa nangyari. Kahit sino naman siguro ang nasa kalagayan niya, talagang masasaktan. Oo, kaya alam mo ba, nilibang ko siya. Kung wala ako na nagpaliwanag sa kanya, baka nagpakamatay na siya. Ang bibilhin ko na iluto ko para kay Elmirio. Alam ko na. Bibili ako ng mga sariwang gulay. Ruby? Ikaw na ba yan? Ha? Aba, Karen! Oh, buti na lang nagkita tayo dito. Talagang pupuntan kita sa bahay niyo. May sasabihin ako sa iyo. Alam ko na ang sasabihin mo. Ikakasal ka na at kukunin mo akong abay, di ba? Alam mo na pala. Sinabi ba ng Ate Alma mo? Tuloy ka sa bahay at mag-uusap tayo at may ibibigay ako sa iyong pasalubong. Sige. Teka, mamamalingki ka yata. Anong bibilin mo? Tutulungan na lang kita. Sige. Kung wala kang gagawin, tulungan mo ako. At para makapagluto na ako, kasi darating yung nobyo ko. Ikaw ha? Hindi pala si Kuya Quintin ang pakakasalan mo. Huwag mo nating pag-usapan yan. Mamaya na lang, pagdating natin sa bahay. Sige, halika na. Ano ba yung bibilin natin? Mga sariwang gulay. Yun daw ang gusto ni Elmirio na ihanda ko para sa kanya. Ruby, nasaan yung nobyo mo? Nandito na ba siya? Oo, natutulog. Pagod sa biyahe eh. Alam mo, dala na niya ang mga isusot namin. Trahe de boda ko at ang barong niya, may perlas pa. Ipapakita ko sa'yo. Sandali lang. Eto. Tignan mo, Karen. Doon pa niya ito ipinatahi sa abroad. Hindi na nagpatay na pala siya. Wow! Ang ganda naman ng trahe di boda mo. Pati ang barong niya, ang ganda. Kaya lang, sabi nila, masama raw magsuot ng perlas kapag ikakasal ka na. Naku, tatawanan ka lang ni Elmirio kapag narinig niya yan. Paano si Kuya Quintin? Nag-usap na kami at sabi niya, naiintindihan daw niya ako, kaya wala ng problema. Alam mo, Ruby, kwento ni Ate Almar sa akin, nagtangka raw siyang magpakamatay noong isang gabi. Nagpapasagasa raw siya sa sasakyan. Ha? Bakit naman? Nag-usap na kami at tatanggapin na niya kung talagang hindi kami para sa isa't isa. Oo, madaling sabihin niya, natanggap niya, pero mahirapan ang kanyang kalooban. Huwag nga nating pag-usapan si Quintin. Ang mabuti pa, dito ka lang. Hintay mong magising si Elmirio at ipapakilala kita. At susubukan naming isukat ang mga isusot namin. At kunan mo kami ng litrato, ha? Ha? Naku! Sabi ng mga ninuno natin, masama raw ang magsuot ng perlas at masama ring isukat ang damit pang kasal. Huwag niyong isukat! Masama raw! Sinong nagsabi niyan? Kung ano-ano kasing kasabihan ang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno.
Tapos isusukat namin dalawang mga ito. Kapag nagising siya, tingnan mo, maganda itong perlas ka rin. Mahal ito. Ganyan ako kamahal ni Elmerio. Wag, Ruby! Maniwala ka naman sa kasabihan. Huwag niyong isukat! Wag! Wag! Naku, ipipilit talaga ang gusto. Maraming kasabihan tungkol sa ikakasal. Tungkol sa sinabi sa akin ng lola ko. Mamalasin daw ang babaeng ikakasal na magsusuot ng perlas. Dahil luha daw yun ng talaba o kabibi. Luluha rin ang babae kapag nakasal sila. May sinasabi ka ba, Karen? Ha? Wala, Ruby. Wala. Ruby, anak, sabi sa akin ni Karen, isinukat niyo raw ni Elmerio yung isusuot niyong damit sa kasal at isinuot mo rin daw yung perlas. Opo, inay. Isinukat lang namin. Tinignan namin kung tamang-tama ba ang sukat. Alam niyo, saktong-sakto sa amin. Pati yung perlas, bagay na bagay sa akin. Mahal ang bilin ni Elmerio sa perlas. Naku, anak! Bakit ninyo sinukat? Masama yun! At huwag kang magsusuot ng perlas! Bakit po? Anong masama, inay? Kayo kasi, laging naniniwala sa mga pamahiin. Hindi na po uso yan. Moderno na ang buhay natin sa panahong ito, inay. Huwag na kayong magpapaniwala sa mga kasabihan na yan. Pero anak, marami nang gumawa niyan na may masamang nangyari sa kanila. At huwag naman sanang mangyari sa inyong dalawa ni Elmerio ang kinatatakutan ko. Inay, wala pong masamang mangyayari sa amin ni Elmerio. Malapit na ang araw ng kasal namin. At isa pa, dito na siya nakatira sa atin. Kaya walang mangyayaring masama. Ay, naku anak. Sana nga hindi mangyari ang kinatatakutan kong mangyari. Huwag niyo na ngang isipin yan. O, sige. Maiiwan ko muna kayo dito, inay. May pupuntan kami ni Elmerio ngayon. Saan kayo pupunta, anak? Pupuntan namin yung mga ibang kaibigan ko. Iimbitahan namin sila para sa kasal namin. Sige. Mag-ingat kayong dalawa, anak. Sama mo akong magdamag dito. Huwag kang alis, ha? Hindi magpapakamatay na. Naku, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Ginawa mo akong lalaki. Lasing ka na eh, tama na yan. Siguradong masaya na si Rube sa oras na ito. Pero po, naglungkot ko eh. Kintin, pwede ba? Hayaan mo na si Ruby. Marami pang babae dyan na masigit sa kanya. At malayong gwapo ka pa sa lalaking pakakasalan niya. Doktor lang yun. Kintin, naman magpapalit sa iba si Ruby. Mahal na mahal ko siya. Pero bakit nagtaksil siya sa akin? Tama na yan! Marami ka nang nainom! Huwag mo nang sirahin ang buhay mo dahil dyan! Tama na, friend!
malulunsala ko eh. Gusto kong makalimutan ang mapait nangyari sa buhay ko. Mas kung gusto ko lang mamatay, kaya makita ko pa sila yung kinakasal. Hindi ko kaya. Ano na yan? Sige na. Matulog ka na. Bakit ganito ang ginawa sa akin, Lumi? Bakit? Bren, itong baril ko. Ha? Kunin mo. Ano gagawin ko yan sa baril na? Na yan, friend. Uutusan mo akong patayin ang lalaking pakakasalan niya? Hindi, friend. Iputok mo sa dibdib ko. Ha? Dito sa napalang puso ko. Ano? Patayin mo na ako, friend. Parang awan mo na. Kinti! Patayin mo na ako. Pepe, hindi pa pala natutulong si Elmerio. Nakikipagkwentuhan pa sa mga kusinero. Nakikipag-inuman pa sa kanila. Mahihinom din pala siya, ano? Eh, pati yung driver ng sasakyan niya, kinantyawan niya, pinainom na rin. Eh, tinabuhay yun, no? Hilong-hilo. Eh, sana matulog na siya, kahit may kilang. Baka mamaya, hindi na makabangon yan. Eh, nasan ba si Ruby? Para pagsabihin niya. Eh, mapupuyat talaga yan. Marami nang nainom eh. Eh, sinabi ko na sa kanya. Eh, pabayaan lang daw natin. Dahil naaliw daw sa mga kwelang kwento ng mga kusinero. Eh, sige, bahala siya. Pero baka hindi yan magising ng maaga. Aayusan pa yan. Hindi ka na nga. Matulog na tayo. Alauna na lang madaling araw. Wala na rin nagsasayawan na mga binata't dalaga. Nagsiuwian na sila. Eh, ang mabuti pa, pagtugtugin natin yung operator ng sound system at tayo ang sasayaw. Eh, magsayaw kang mag-isa mo. Diyan ka na nga. Ha, eh, saling, sandali lang, saling! Madaling araw na, Ate Alma. Ayan, nakapag-bihis na ako. Teka, hindi pa rin nagigising si Kuya Quintin. Tulog pa hanggang ngayon? Hayaan lang natin siyang matulog, Karen. E paano yan? Aalis na ako. Pupunta na ako kina Ruby. Maiwan ko na kayo dito ni Kuya Quintin. O sige, Karen. Hindi na kita maihahati doon, ha? Maglakad ka na lang mag-isa. O sige. At saka pakisabi na lang kay Ruby na binabati ko silang mag-asawa. Makakarating, ate. O sige, aalis na ako. O sige. Talagang dinibdib niya ang pagpapakasal sa iba ni Ruby. Siguro, kahit ba sino masasaktan sa nangyari. Siguro matatanggap din niya sa paglipas ng mga araw. Ha? Nananaginip si Quintin? Ang mabuti pa, gigisingin ko na, baka mabangungot siya. Ren! Ren! Gumising ka na! Ren! Gising! Ren! Alma! Si Ruby, napakasamang palaginip. Ano? May masamang nangyari daw kay Ruby. Ano? Oo, Alma. Parang totoo yung palaginip ko. At sana, hindi mangyari yun. Kundi, lalong malulungkot ako.
Pepe. Kanina pa tayo dito, pero hanggang ngayon, wala pa si Elmerio. Eh, talagang matrasado siya. Magdamagan siyang nakipag-inuman sa mga kusinero eh. Ano ba itong mamanugangin natin? Doktor nga, pero lasinggero naman. Baka mamumroblema lang si Ruby sa kanya pagdating ng araw. Mang Pepe? Bakit? Ano nangyari? At nasaan si Elmerio? Di ba? Magkakasama kayo? Nako, nauna na sila. Tapos sumunod yung sasakyan namin sa kanila. May basa magnangyari po. Naibang ka ng driver niyang sasakyan sa pader. Patay na silang dalawa. No! Ano kaya ang gagawin ni Ruby sa nangyari kay Elmerio? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kasabihan! Dito sa ating dulang Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.